nagdesisyon na ang konseho, Lia. Wala pa rin silang tiwala sa kami. Sasama ka sa pinakamalakas na unit ng mga sundalo natin. Nagmamakaama ko. Huwag mo sabihin kayo. Nagsinungaling ako kay Lia. Huwag mo rin maintindihan kung bakit. Walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo. Kapag dumating dito si Lia, nanabanan ko at mamamatay ako. May kailangan kang malaman, Lia. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Sabi nyo, kasama nyo si Sam kagabi. Bakit ho? Anong ginawa nyo? Ba't di nyo sinabi kay Lia? Sir, may nangyari ba sa inyo ni Sam? Inlove na ho ba kayo sa kanya? Hindi. Wala nangyayari. Si Lia lang ang mahal ko, Dara. Alam mo yan. Kaya hindi ko maintindihan kung ba't ako nagsinungaling sa kanya. Kung bakit ko pinuprotektahan si Sam. Pinuprotektahan ho? Sir, ano ho ba talagang meron? Hindi na kita pwedeng itamay, Dara. Ang dapat mo lang malaman, ay hindi pwedeng pagkatiwalaan si Sam. Naintindihan mo? Pagka nakita mo siya, o ni Olive, huwag niyo siyang lalapitan. Sir, si Sam, eh, bakit naman ho, eh, kaibigan mo na? Hindi siya kaibigan, Dara. Maniwala ka sa akin. Ipapahamak tayo nung hayop na yun. Eh, kung hindi ho natin siya kaibigan, eh, bakit niyo siya pinoprotektahan gaya ng sabi niyo? Yan nga yung hindi ko maintindihan. Pero alam ko, mula simula, ganito na yung pakiramdam ko sa kanya. Parang isang kapatid na kailangan kong protektahan kahit na anong mangyari. At ngayon, lalong lumakas yung pakiramdam na yun. Kahit na alam ko na kung ano pa siya. Hindi ko maintindihan itong nangyayari sa akin, Dara. Hindi ko maintindihan. Attention! Harris! Hindi nakaila sa inyo ang propesya ng bago nating gabay. Kasalukuyan palang inaalam ng ating gabay at naming mga waya ang tungkol at kung saan magaganap ang malaking digmaan sa pagitan natin mga taong lobo at ng mga vampira. Lalong-lalo na ang pagkatao at ang kinaroroonan na itinakda ng mga vampira na siya magiging pinakamalakas nating kaaway. Siya
ang magiging focus ng unit na ito. Patuloy nating lalabanan ang mga vampira sa kanilang pag-atake sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan may mga tao at mga taong lobo na kanilang nabibiktima. Pero bukod doon, magiging pangunahin ninyong misyon ang makakuha ng kahit anong ormasyon tungkol sa kanilang tinakda. At ang pinaghahandaan nilang digmaan laban sa ating mga taong lobo. Makakatulong niyo sa paggawa noon si Miss Lia Ortega. Pinigilan mo dapat yun, Vivian! Hindi mo dapat hinayaan na tanggapin nila si Lia! Ginawa ko ang lahat, Lucille! Maniwala ka! Ginawa ko ang lahat para baguhin ang isipan nila. Pero maski ako, hindi ko makakaila ang kapangyarihan ni Lia. Kung nakita mo lang sana kahapon, kung paano niya sinunog yung vampira, marirealize mo rin na kailangan natin siya sa laban! Never! Sigurado ako narinig niyo na ang tungkol sa kakaibang kakayahan ni Miss Lia Ortega laban sa ating mga kalaban ng mga vampira. Magiging malaking tulong siya sa inyong mga misyon. And I want you to show her the ropes and make her part of this team. And I want you to make sure na walang mangyayari sa kanya bago pa man niya makaharap ang itinakda ng mga vampira. Si Lia ang itinakda ng ating lahi. Wala akong pakialam kung ang sinasabi ng isang propesiya na si Lia ang tagapagligtas. We've dealt with vampires before na walang tulong niya. Pero iba ang digma ang sinasabi ngayon ng gabay, Lucille. At ayon sa propesiya, kapag natalo tayo ng mga vampira, yun na ang katapusan ng lahi natin. And do you really believe na kaya ni Liang mag-isa na iligtas tayo lahat? Siya lamang ang may kakayanang talunin ang pinakamalakas sa mga vampira. So that means, buhay niya ang pinakamahalaga kaysa sa buhay natin lahat na nandirito ngayon. Sir? Hindi naman nung siguro ganun. Sila ang pinakamalakas at pinakamagiting na sundalo ng ating sandatahan. Handa silang isakripisyo ang kanilang buhay alang-alang sa kaligtasan ng buhay nating lahat na nandirito ngayon. Am I right, man? Sir, yes, sir! Very good! Kung akala ng babaeng yun na magiging madali na ang lahat sa kanya, nagkakamali siya. Hinding-hindi matatanggap ng lahat ng taong lobo. Hindi nila makakalimutan ng ganun na lang ang katraitorang ginawa ng kanyang ina. At hindi pa ako tapos sa kanya. Makakalabas ako sa lugar na ito. At pagbabayaran niya ang ginawa niyang pagpapakulong sa akin. Aminin mo na kasi, Arceo, may gusto ka sa akin. Ang kapal lang talaga ng mukha mo, Vergara, no? Kapal, grabe. Tignan mo, hindi makatingin, no? Di ba? Oo. Oh. Aminin mo na, tahe-tahe lang naman eh. Baka ikaw ang may gusto sa akin, ah. Oh, sus! Tignan mo nga ako, sabihin mo yan. Alam? Oo, tama rin. Tumigil ka nga. Nako. Siya lang may gusto sa akin eh. Ortega, paano ba gumagana yung superpower mo? Hindi ka pwedeng lapitan o hawakan ng vampira?
Hindi ganun. Kailangan ako'y humawak sa kanila para masundog ko sila. Ganun naman pala eh. Eh, di bali, hindi mo na kami kailangan. Eh, bakit sumabit ka pa sa amin? Atol, sige, iwasin lang ako ah. Vergara, sabay na ako. Opo. Sa'yo ah. Pagpasensya mo na yun si Vergara. Lukuluho kasi talaga yun eh. Ako nga pala si Jessica Arceo. Lia. Anong nangyari sa'yo? Kahapon pa kita hinahanap. Alam mo ba, nag-alala ako sa'yo? Nasaan si Tom? Patay na siya. Nagkaroon kami ng enkwentro sa mga taong lobo. Namatay siya sa pagtatanggol sa akin. Tay naman! Tay! Namatay siya dahil sa akin. Tagal kong in-imagine sa utak ko na sana yung maging tingin sa akin ng mga kalahi ko. Yung special, malakas, matapang. Pero ngayon nandiyan na, parang iba'y nasa isip ko eh. Sa akin kung sino yung mga sundalong may ayaw sa'yo. Tuturuan ko ng leksyon. Mukha yun. Malalakas yung mga yun. So minamalit mo ang lakas ko, ganun ba, Lia? Hindi. Nihirapan lang akong isipin kung paano ba kayo magkakatrabaho ng maayos. Wala silang tiwala sa akin eh. I'm sorry, Lia. Bakit ka sorry? Kasi wala akong magawa para mabago yung tingin sa'yo ng mga kalahi mo. I'm sorry, hindi ko magawang gawing maayos ang lahat para sa'yo. Kung kaya ko sanang gawin yun, ako nang magiging pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Kahit wala pang bilib sa akin ng buong mundo, basta ikaw, itiwala ka sa akin. Okay lang. Basta alam kong mahal mo ko. Lahat kaya ng iba dyan na gusto lang akong lukuhin at saktan. Sinaw.
Kung tayo mamaya. Naku, gabi ka na naman uwi. Yari ka na naman sa misis mo. Ako pa. Sige, muna ka na dun. Jingle lang ako. Jethro, umiiyak ka? Hindi po. Kaya lang, kapag hinahawakan ko yung gamit ni Ate Lia at saka ng mami niya, nakakita ko kung anong mga nangyayari sa buhay nila. Kalungkot. Parang ako nanonood ng drama sa TV. Pero, yun palang nakikita ko eh. Wala pa ako nakakita tungkol sa prophecy ulit. Mukhang pagod ka na, Jethro. Amo, magpahinga ka na lang muna. At ituloy natin ang lahat ng ito bukas, ha? Alam ko ho na importante na may makita ulit ako tungkol sa prophecy. At malaman ko kung sino talaga yung kalaban ng vampira ni Ate Lia. Pero paano kung walang makita ulit? Paano kung walang pangitaan na dumating sa akin? Hindi mo pa kami binibigo, Jethro. At hindi mo kami bibiguin. Huwag kang mag-alala. Go para magkaroon ka ng lakas. At sinasabi ko kami, kaming mga taong pinapatay nyo. Hindi nyo kami pinapatay para lang sa sinasabi mong kalayaan. Pinapatay nyo kami dahil sa dugo namin. Pagkain lang kami sa inyo, di ba? Sige, patayin mo na ako! Samantha, ano bang inaantay mo? Uminom ka ng dugo. Hindi ko kaya. Jethro, natatandaan mo si Kuya Mateo mo? Kuya Mateo. Iwan muna namin kayo, ah. May pag-uusapan na kami ni Tito. Nahanap ka ni Olive. Oo nga eh. Gusto ko nga siyang puntahan, kaya lang maraming ginagawa dito eh. Kuya Mateo, nakakasakit ka pa ba? Di ba, kuya, nakakasakit ka kapag napapalipit ka kay Ate Lia? May nangyari ba ulit sa'yo na ganun? Wala. Wala na. Matagal na akong di inaatake na sakit ko. Nagkaroon kasi akong pangitain eh. Aatakihin ka ulit. Alam naman ni Lia yan? Sasabihin ko nga sana sa kanya, kaya lang parang dapat ikaw muna kausapin ko eh. Hindi na. Hindi niya kailangan malaman yan. Pero Kuya Mateo, kapag nalaman pa niya ang tungkol dyan, baka pati ang paglapit sa akin hindi niya magawa. Masyado na maraming iniisip ang Ate Lia mo. Ayokong pati yung sakit ko tumagdag pa doon. Kung gusto mo, Jethro, tulungan mo nila akong alamin ang dahilan sa nangyayari sa akin. I don't think si Lia ang rason kung ba't ako nagkakaganito. Tingin ko meron pang ibang dahilan. Ano ibig mo sabihin, Kuya? Matagal na kayong magkasama ni Lia. Wala naman nangyayari sa akin. So, kung totoo nga atakihin ako ulit, hindi sila yung dahilan nun.
Jethro. Anong alam mo tungkol sa mga vampira? Totoo bang nawawala kagad yung mga marka ng kagat nila? Kagat nila? Alam ko parang normal na sugat lang yun eh. Kapag gumagaling, nawawala. Pero hindi ka naman pwedeng maging vampira kaagad nang dahil sa kagat lang. Hindi ba kailangan ka munang painamin ang dugo nila? Tama ba? Sabi ni Tito Abraham, halos uubusin ng vampira yung dugo mo para nasa bingit ng kamatayan ka. Pagkatapos nun, papainumin ka ng dugo ng vampira. Alam ko. Bakit, Kuya? Wala. Inaalam ko lang. Salamat.